Ang pagpapala po at ang kapayapaan ng Panginoon ang sumaatin. Maraming salamat po sa Panginoon sa mabuting pagkakataon upang makapag-share po ulit ako sa inyo. Ano po ba ang matututunan mo sa video kong ito? Ngayon po, isi-share ko po sa inyo ang tatlong uri ng income na pwede po nating ma-acquire habang tayo po ay mayroong daytime job. Dahil alam naman po natin na ang isang source lamang ng income ay hindi po sapat. Naisip po nga po sa aking sarili na sana may nagturo po sa akin o may nag-share po sa akin ng mga bagay na ito upang nai-apply ko po ito noon. Pero nevertheless, it's my time to share po sa inyo at sa aking mga anak ang kaalaman na po na ito. Ang una po ay ang tungkol po sa ating hard-earned income o salary income. Ito po ay ang ating mga pera na kinikita po sa ating mga sweldo na pinagtatrabahuhan po natin ng malupit. Ang ikalawa naman po ay ang tungkol po sa portfolio income na ito po ay galing sa mga paper assets na halimbawa po nito ay ang stocks, bonds, UITFs, mutual funds, pag-ibig, SSS, SIS at marami pa pong iba. Alam niyo po ba na si Bill Gates ay naging pinakamayaman sa mundo dahil po sa kanyang portfolio income, hindi po galing sa kanyang hard-earned income. At ang ikatlo naman po ay ang tungkol po sa passive income na ito po ay ang mga real estate investments, rental properties, sa atin pong mga business at ito po ay tungkol sa mga halimbawa rin po ang patents at music royalty. Ang portfolio income po at ang passive income ay kumikita po tayo na nawala po tayo doon. Ibig sabihin, money is working for us 24/7. Ang taxes po ay pinakamataas sa ating mga hard-earned income at tayo po ay nagtatrabaho ng malupit para dito. Samantalang, ang taxes po sa portfolio income at passive income ay maliit lamang po na ang pera po ang nagtatrabaho para sa atin. Ang susi po upang makahon po tayo sa ating mga kahirapan ay ang abilidad po natin na kung paano po natin i-convert ang ating hard-earned income sa portfolio income at sa passive income. Ngayong alam na po natin ang pagkakaiba-iba ng tatlong uri ng income, nasa atin po ang desisyon kung ano po ang uri ng income na pwede po nating pagtrabahuhan ng malupit. Kailangan po nating mag-take action. Huwag ka lang pong manood. I-apply mo po ang mga natutunan mo sa video kong ito. Dahil alam mo po ba na meron tayong dalawang greatest gifts na ibinigay po sa atin. Ang una po ay ang ating isip at ang ating pong time. Ikaw lang po ang magkakaroon ng desisyon kung ano po ang nararapat mong gawin sa dalawang gifts na ito. Tayo po ang greatest asset. Tayo mismo sa ating sarili. Greatest asset na po tayo kung nag-a-acquire po tayo ng mga karunungan upang mai-apply po natin. Sa bawat pisong dumadaan po sa ating mga kamay, ikaw at ikaw po ang magdedesisyon kung ano po ang iyong magiging destiny. Kung gagastusin po natin, we choose to be poor. Kung bibili po tayo ng mga liability, we join the middle class. Pero kung mag-i-invest po tayo sa ating sarili at sa ating pag-iisip at mag-aaral po tayo kung paano po tayo mag-a-acquire ng asset, pinipili po nating umunlad sa ating mga buhay. You and your children's future will be determined by the choices you make today, not tomorrow. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa panonood at kung bago ka po sa aking channel, ako po si Amor Quintos, isa po akong OFW dito sa Hong Kong at nais po ng aking puso na mag-share ng mga karunungan at kaalaman kung paano po tayo makakaon sa ating mga kahirapan. Hanggang dito na lamang po at until next time po, God willing!